Marami ang nangangarap na makapag-retire ng maaga. Sa totoo lang, habang ginagawa ko ang videong to, hindi ko mapigilan ng excitement. Ramdam na ramdam ko ang kagustuhan makapag-retire as early as possible. Pero syempre dahil hindi naman tayo pinanganak na may gintong kutsara sa bibig at hindi din tayo inampo ng mayamang pamilya, kailangan natin itong planuhin. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano kasabay ng commitment sa pag-iipon at pag-iinvest, posible naman nating magawa ang pag-retire ng maaga. Sa video natin ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 hakbang paano mo ito magagawa. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli at sana'y maramdaman mo din ang excitement na nararamdaman ko ngayon, ano pa man ang sitwasyon mo sa buhay. Pero bago ko simulan, welcome to Filipino Success, kung saan nagsishare tayo ng mga tips about personal finance, business ideas and opportunities, at personality development. Please subscribe with notifications on para wala kang ma-miss out sa mga bago nating uploads. Now, excited ka na bang mag-retire? Then let's go! Number 1. Planuhin ang iyong retirement goals. Lahat ng mga gusto mong gawin sa buhay, kung gusto mong maabot ang end goal mo, magsimula ka sa pagpaplano. Dapat nauunawaan mo ang mga gagawin mo sakaling retire ka na at anong lifestyle ang gusto mong sundin. Maaring ito yung traveling retirement, pag-volunteer sa mga charity, pag-develop ng bagong hobbies, o yung simpleng buhay lang kasama ang mga kaibigan at kapamilya. Kapag alam mo na at napipicture out mo ang buhay mo pagkatapos ng retirement, makapag-set ka na ng target mo kung magkano ang dapat mong isave na magsisilbing motivation at direksyon sa pag-iipon mo. Mahalagang makatotohanan ang goal mo. Halimbawa, ang kinikita mo lamang sa isang araw ay 1,000 pesos at ang kaya mo lang i-commit ay 300 pesos. That's realistic. Ang 70% o higit pa sa kinikita mo araw-araw ay madalas suntok sa buwan. May iba ka pa kasing gastusin na dapat paglaanan maliban na lamang kung higit na mas malaki ang daily income mo. Number 2, gumawa ng budget. Kung sa step 1 ay nakapag-decide ka na magkano ang isi-save mo, ngayon naman ay gumawa ka ng budget mo. Ang budget ay makakatulong sa iyo to stay on track at ma-identify mo din ano-ano mga pwede mong i-eliminate para mas madagdagan mo pa ang iyong ipon. Simulan sa buwan ng expenses tulad ng renta, kuryente, tubig at internet. Pagkatapos ay ang weekly expenses naman tulad ng pagkain, groceries at iba pang mga higit na kailangan. Maaari ka din maglaan ng para sa luho. Sakaling may magustuhan kang bilhin ay hindi mo magagalaw ang ipon mo. Pagkatapos ng isang buwan, sakaling hindi mo magastos ang inilaan mo sa luho, ay maaari mo na itong idagdag sa ipon mo. Number 3, bayaran lahat ng utang. May kasabihan tayong ang taong masama ay hindi nagpabayad ng utang. Normal to at hindi mo na kailangan pa ng paliwanag sa kasabihang yan. Ayaw mo naman na sa pag-retire mo ay may hahabol pa sa iyong utang na hindi nabayaran. Isulat mo lahat ng utang mo at kunin ang kabuuang halaga. Gumawa ka ng debt repayment plan at sikaping mabayaran ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi ka nagpaplano ng maagang retirement, okay lang na bayaran mo ito sa mahabang panahon. Pero dahil gusto mong mag-retire ng maaga, hindi naman maganda na ang perang dapat sa retirement mo ay ibabayad mo pa ng utang sakaling tumigil ka na sa trabaho, di ba? As soon as maubos mong bayaran ang mga utang mo, doon ka pa lamang makakapag-focus sa pag-iipon para sa iyong retirement. Number 4, i-maximize ang retirement accounts mo. Ano ang mga retirement accounts dito sa Pilipinas? SSS, Pag-ibig, at mga pribadong insurances? Maaari mo namang i-maximize ang mga ito pero hindi ko sinasuggest. Ang SSS, Pag-ibig, at mga pribadong insurance kasi ay naka-default ng retirement kapag 60 years old ka na. Maaari mo pa ding ituloy ang mga contributions mo sa kanila pero gugustuhin mo bang maghintay ng ganong katagal para makuha ang retirement benefits mo? Para sa akin, ang pinakamagandang gawing retirement account ay ang Pag-ibig MP2 at pag-invest sa stock market at mutual funds. Marami pang iba ang pwede mong i-explore pero maging mapanuri sa mga papasukin mong investment dahil hindi lahat ay legit na mapapagkakitaan. Laging tandaan na kapag too good to be true, do your research. Kapag nakapag-decide ka na anong retirement account ang maaari mong gawing focus, pag-aralan kung paano mo ito i-maximize. Number 5, mag-invest sa mga passive income. Kung gusto mong madoble ang ipon mo para sa maagang retirement, ang best option ay ang investment. Tulad ng pagmamaximize sa retirement account sa number 4 step, malaking tulong ang maaaring ibigay ng investment. Mahalagang nauunawaan mong risk na investment na papasukin mo bago mo ito simulan. Kung ikaw ay takot na malugi o maubos ang perang naipon mo, ang high risk investment ay hindi para sa iyo. Subukan mong ilagay ito sa isang safe na negosyo tulad ng apartments, tindahan at iba pang mas maliit ang risk.
lalago pa din naman ang pera mo. Medyo mas matagal nga lang sa expectation mo, pero sigurado namang ligtas ito sakaling bumagsak ang stock market index. Mas magandang humingi ka ng tulong sa isang financial advisor para maunawaan mo ang risk at ma-identify kung anong investment ang para sa'yo. Number 6, i-automate ang iyong ipon. Narinig mo na ba ang direct debit o auto debit? Sa panahon natin ngayon na lahat ay pwede mo nang gawing online, i-automate mo ang pag-iipon. Since convenient na ang pag-iipon, magiging mas madali na din ang pag-abot sa iyong savings goal. As soon as matanggap mo ang iyong income o sahod, automatic na mababawasan na ito ng halagang isinet mo. I-automatic transfer mo ito sa account na mahirap ma-access o yung wala kang way na ma-withdraw ng mabilisan. Kapag very convenient kasi ang pag-withdraw mo versus pag-save, nasiset ang isip natin sa kung anong mas madaling gawin. Kaya mas mahalagang mas madali kang nakakapag-save versus nakaka-withdraw. Number 7, magtipid. Isa sa pinakamahalagang hakbang ng early retirement ay ang pagtitipid. Yung pamumuhay ng naaayon sa kakayanan o madalas mas less sa kakayanan mo. Halimbawa, kaya mo namang bumili ng sasakyan pero mas pinipili mo pa ding mag-commute. Kaya mo namang mag-rent ng kondo pero mas pinipili mo ang apartment. Nagluluto ka instead na kumakain sa labas. Mas nakaka-save ka ng mas malaki at mas nalileverage mo ang income mo. Ang mga maliliit na gastusin sa araw-araw kapag pinagsama-sama ay isang malaking halaga din. Siguraduhin lahat ng ginagastos ay may pakinabang at hindi luho lamang. Number 8, increase your income. Pag-increase ng income, paglaki ng ipon. At kung gusto mo makapag-ipon ng mas malaki sa lalong madaling panahon, ang paghahanap ng extrang income ang pinakamagandang strategy. Maaring isang maliit na negosyo, mag-offer ng freelancing services sa mga business owners, magbenta ng kung ano-ano online, mag-tutor, at napakarami pang iba. Pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Lagi mong ikonsidera na sa tuwing kikita ka ng extra, you're one step closer sa goal mo makapag-retire ng maaga. Mas malaking effort ang ginugugol mo para kumita ng pera, mas mabilis mong maisasa katuparan ang mga plano mo. Number 9, maghanap ng professional advice. Hindi tayo nasanay na humingi ng tulong sa mga financial advisors. Ina-underestimate natin ang kanilang nalalaman at kadalasan, may iba pa nga dyan, akala mo'y mas marunong pa sila? Maari naman, pero ang financial advisors kasi ay well-trained pagdating sa finances. Marami silang alam na strategies na maaaring gumana sa'yo at makakatulong to keep you in track at ma-maximize ang savings mo. Maaari din silang gumawa ng customized plan para sa'yo depende sa kung anong goal mo. Ang tulong mula sa mga financial advisors ay magbibigay din sa'yo ng peace of mind dahil alam mong you're making the most out of your retirement savings. Number 10, stay focused and committed. Huli pero isang pinakamalaking hakbang ang pagiging focused at committed mo sa iyong goal na makapag-retire ng maaga. Ano-ano ang mga motivation mo para maabot ito? Mahalagang nauunawaan mo na hindi perpekto at smooth ang daan para maabot ito. Sa tuwing makakaranas ka ng setback o anumang problema along the way, nauunawaan mo na bahagi ito ng proseso. Hindi ka madi-discourage at mas lalo mo pang pag-iigihan ang mga hakbang para maabot mo ito. Lagi mong titingnan ang progress mo at gawin mo itong motivation para mas lalo ka pang maging dedicated sa pag-abot ng iyong early retirement plan. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y umaman ka.